Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babang palang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga fentanyl ng mga vlogger mga kababayan. Yes, dapat sila sagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBM at sa Marcos Administration, sa katagala mga kababayan, akala mga paninira ay magitotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, may bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa nakapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kababayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kababayan, well syempre, as usual, i-check more natin kung sino yung makapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 106 na mga comments. Nandiyan po si Aang Gimentisa. Meron siyang 32 na mga comments. Jeline Quezon. Meron siyang 28 na mga comments. Nandiyan po ang name na user or si Nemi Hasigawa. Meron siyang 15 lahat ng mga comments. And Lynn Gonzalez. Meron siyang 12 lahat ng mga comments. Again, sagasamas po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating pong mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much! And also mga kababayan ko, well, acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Marie Cres, Katita Darl Black, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Punsalan, Edmond Castellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, and Bia Bibar. I-greet natin mga kababayan ang ating pong mga early birds, yung mga lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin po si Joey Tevez, Sarah Batman Vlog, Maria Cristina Ifanimbao, Mary Jane Tan. Nandyan rin po si Rose Guevara, Army Lagaso, Tagalog Nak TV, Lynn Gonzalez, Gloria Marquez, Clay Guillermo, Jolly Requesto, Romana Manuel, and hi to Ethan Nepo. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron po tayong energetic po na aura katulad na po kay Sir Ivan. Of course, doon po sa ating mga kababayan po na mga kagigising pa lang at wala pang energy. Don't worry, si Sir Ivan po ang bahala sa inyo kasi painit ko po kaagad ang inyong mga umaga. Kasi nga ngayong araw, meron tayong mga baon po ng mga pasabog, mandidibang po tayo ng mga katarantaduhan po ng mga fake news ipinapakalat ng kabilang kampo at siyempre, kukorte natin sila araw-araw makaabahan kasi mga pasaw yung mga gonggong na yun eh. So anyways, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating pong mga kababayan po, mga OFW na walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa, thank you so much and stay healthy always. At syempre, happy birthday nga pala. Happy birthday po sa lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy, happy birthday! So mga kababayan ko, before tayo mag-start po sa balita natin tungkol po doon kay Harry Roque. Kasi meron pong nakakagimbal mga kababayan, nakakagimbal po na balita tungkol po kay Harry Roque. At saka siyempre pag-usapan rin po natin mamaya si Lito Lapid at saka siyempre ito po ay versus po kay Toto Causing mga kababayan. Kasi nga ang palitan dito ng mga makabayan, yung mga akusasyon po dito ni Toto Causing kasi nga sinagot siya dito ni Lito Lapid, medyo meron kasing nasabi itong si Lito Lapid na hindi maganda makabayan at pwede siyang makakasuhan dito. So before na mag-start doon sa ating mga topics, siya nga pala, paalala lang po
doon po sa mga biyahero at saka may plano pong mabakasyon dyan sa Pilipinas, kapag lalapag na ho tayo dyan sa airport, meron pong paalala ang ating pong gobyerno, ang NAIA, na dapat po tayong mag-wear po ng face mask na naman po, mga kaabayan. Yes, you heard it right. Kailangan na po natin po mag-wear na naman po na ng face mask. Kasi ayon po sa balita, ayon po sa paalala po ng ating gobyerno, meron daw nakapasok daw na virus. Virus na naman po, mga kaabayan. Virus galing po sa Japan. So ang virus na yung mga kaabayan ay tinatawag nila na STSS yata yon. Pero hindi naman nila sinabi na yan ba ay delikado na virus. Simple siguro, baga aching lang, aching, obo, o baka kunting lagnat, mga kaabayan. Katulad po dun sa previous po na virus. Binabanggit ko lang na virus, mga kaabayan, kasi medyo sensitive kapag babanggitin po natin yung totoo talaga na na pronouncement. So virus na lang po. So again, paalala po sa ating mga biyahero at saka doon po sa kababayan natin po na may plano magbakasyon diyan sa Pilipinas, please wear po ng mask para hindi po tayo mataptan po ng virus, makaabayan. Mahirap na eh. Okay, so siya nga pala, makaabayan. Sino po yung nakita kahapon, nakapanood kahapon sa laro, sa basketball po ng Gilas Pilipinas versus sa Brazil, makaabayan? Talagang inabangan ko yun kasi ang ganda ng laro eh. At saka kaabang-abang po na laro, makaabayan. Kasi nga ang Gilas Pilipinas, sa hindi po nakakaalam, nakapasok kasi sa semifinals, makaabayan. Kung siyempre, kung ang Gilas Pilipinas ay sisortehin to, makaabayan, saka mananalo sila ng sunod-sunod po na tatlong laro, eh makapasok sila doon po sa Paris Olympic. So siyempre, ilang taon na po tayo na hindi po nakasali sa Olympic, makaabayan. Ayan. So ito po yung pagkakataon, sana, kaya lang may nangyari kahapon, makaabayan eh. Sad to say, natalo po yung Gilas Pilipinas. Ang ganda pa naman ng laro, makaabayan, nung una nga, first quarter, di ba? Sino ba nakapanood nun? First quarter pa lang at saka second quarter, ang ganda po ng laro ng Gilas, no? Sila po ay palagi pong lamang, makaabayan. Nang lamang nga sila ng 12 points at saka ang pinakamataas nun is 14 points yata yun na lamang, makaabayan. Kaya lang, pagdating po sa third quarter, medyo nagka-problema na doon at saka nagka-letcher-chin ng konti, makaabayan, at saka naiba po ang kalang laro kasi nga ito pong Brazil, medyo naka-recover sa makaabayan, medyo naka-adjust sila sa laro po ng Gilas Pilipinas. Kita natin yan. Kaya nga, medyo nahirapan sila sa depensa. So, ito rin po ang kanilang ang import, na hindi naman import. Meron kasing player po ang Brazil, makaabayan, na NBA rin po. So magaling naman talaga yon at saka magaling po talaga mag-shoot po ng 3 points, makaabayan. So medyo nahirapan po ang Gilas Pilipinas at saka hindi po nakapaglaro si Kai Soto, makaabayan. Sayang nga eh, hindi siya nakapaglaro kasi nga sa last po na laro po ni Kai Soto, makaabayan, na-injured po si Kai Soto. Pero hindi naman po ganun kagrabe ang kanyang injured, pero sayang hindi siya nakapasok, hindi siya nakalaro kahapon, o hindi siya pinalaro po ni Team Con, makaabayan. Makakatulong sana doon si Kai Soto. Pero para po ma-picture natin, makaabayan, at saka para po maintindihan natin, ipakita ko lang po sa inyo ang mismong laro ng Gilas Pilipinas versus Brazil. For more details, let's watch this. Kinabahan na sana ang kalaban dito kay Justin Brownlee, pero anyari sa Gilas Pilipinas. First time may nag-angas kay Coach Tim Cone sa tournament na ito, mga idol. So heto na, semifinals sa pagitan ng Gilas Pilipinas at Brazil. As expected, itong si Bruno Caboclo ang kumana for Brazil. Back-to-back field goal at ang isa dyan ay slam dunk pa. Sumugot ang mga Pinoy, biglang init si Dwight Ramos kumana ng back-to-back 3-pointers. At sa isang iglap lang, lumamang na ang Gilas Pilipinas 8-7. Nagkasunod-sunod pa ang puntos ng mga Pinoy, mga idol, dahil dito kay Dwight Ramos at Justin Brownlee. Pinagpaglang ni Kabayan JB ang depensa nitong kalaban. 3 minuto bago magtapos ang first quarter, mga idol, lumobo pa sa 7 points ang lamang ng Gilas Pilipinas at dito na napa-timeout ang Brazil. Even Chris Newsom binubulid na ng kalaban, kinakabahan na ang Brazilian fans. Nagpahabol pa ng 2 free throws si Justin Brownlee papatapos ang first quarter, lamang tayo ng 10, 22-12. No Kai Soto, hindi na ipinilit pa ni Coach Tim Cone kahit game time decision nitong si Kai. Start of second quarter, June Marfajardo, tough shot. Tingnan nyo naman yung point of release dito ni
the Kraken na ipasok pa kontra kay Bruno Cuboclo. Umabot pa ng 11 points ang lamang ng Gilas Pilipinas 30-29. Etong si Justin Brownlee unstoppable mga idol, pero last 2 minutes nakaramdam ng pressure itong si JB at pinipisikal na ng kalaban. Well, natapos ang first half lamang pa rin naman ng Gilas Pilipinas 33-27. 12 puntos ang naitala nitong ating naturalized player. So far, mas maraming fouls ang binibigay nitong Brazil sa Gilas Pilipinas. May 8 na ang kalaban habang sa ating kuponan ay may 4 pa lamang dito sa first half. Nalimitahan din nila dito sa second quarter si Bruno Cuboclo. Sa pagsisimula ng third quarter, nagpakawala ng 8-0 run ang Brazil. Back-to-back nag-set ng screen itong si Bruno Cuboclo. Kaya naman, dalawang beses ding na open same spot ang mga shooters ng Brazil. Matagal na pa ako ang score ng Gilas Pilipinas sa 33, nahirapan sila sa depensa ng Brazil, forcing tough shot na nagre-resulta sa mintes na tira. Dalawang sunod din nagtala ng block shot itong si Bruno Cuboclo kay Dwight Ramos at kay Junmar Fajardo sa ilalim. 4 minutes left ng third quarter, dito pa lang unang nagtala ng puntos ang Gilas Pilipinas courtesy of Junmar Fajardo. Bukod sa foul trouble, maraming turnovers din ang nai-commit ng Gilas Pilipinas, kaya ayun, lumobo pa sa 9 points ang lamang nitong Brazil at nagyabang na itong si Yago Santos kay Coach Tim Cone. After niyang maipasok ang wing 3-pointer na to, nag-stare down sa coaching staff. Last 1 minute walang nagawa si Kai Soto, tambak na ang Gilas Pilipinas at 12 points ang inahabol ng mga Pinoy mga idol 51-39. Kanya-kanyang angas na ang Brazil team sa ating mga kababayan. Start of 4th quarter, good indication for Gilas Pilipinas, pumasok ang 3-pointer ni Dwight Ramos at transition layup ni CJ Perez. 6 minute mark, big shot by Marcelino Huertas, 3-pointer mga idol. Balik sa kalaban ng momentum, double digit ulit ang inahabol ng Gilas Pilipinas. Punter yan ang Brazil, ang depensa ni Justin Brownlee, 4th personal foul, isa na lang, ega-graduate na si JB. And 1 basket for Bruno Cuboclo, nakapagtala pa ng 3-pointer si Justin Brownlee down the stretch, pero panay naman ang sagot ng Brazil. It's a game of adjustment, matalino ang ginawa dito ng coach ng Brazil na napigilan nila si Justin Brownlee. Well, sa huli mga idol, natambakan pa ng gusto ang Gilas Pilipinas at kinapos tayo dito sa semifinals. Well, thank you pa rin sa Gilas Pilipinas. Hindi pa rin talaga matalo-talo ng Team Philippines itong Brazil. Sayang nga no, makakabahay no. Sayang, but still a solid game po sa Gilas Pilipinas. At saka of course, I'm proud po sa Gilas Pilipinas makakabayan. Magaling naman talaga yung Brazil. Since no po makakabayan, magaling talaga yun eh. Lagi pong mahirapan po yung Gilas ang Pilipinas dito sa Brazil since noon pa ho. But anyways, hopefully po sila po ay manalo makakabayan no. Siyempre, laban ng Pilipinas yan eh. Okay, so makakabayan ko, una po sa tipo uusapan dito. Kasi nga, di ba, I think some of you, or baka kayo ng lahat makaabayan, nakita nyo na po yung ipinakalat ngayon na balita ng kabilang kampo na siniraan nila, or meron silang nakita kasi na video na isang nanay makaabayan, isang lola, na nagreklamo dito sa Bigas. Di ba, kahapon, nakaroon kasi dito ng soft launching po ng Project 59 pesos per kilo ng Bigas makaabayan. At siyempre, inisiyatibo ho yan ng Department of Agriculture. Siyempre, sa pamahalaw yan ni PBM. Kahapon, makaabayan, nakaroon dito ng soft launching. Ang Bigas po ay nagkahalaga ng 29 pesos per kilo. So, doon lang po sa area po ng Luzon, makaabayan. So, wala pa po sa Visayas at saka sa Mindanao. Bali, testing pa lang ho yung makaabayan. May kumalat kasi na video, nagreklamo po itong nanay na maitim-itim daw yung kanyang bigas na kuha makaabayan, ibigay sa kanya at saka ang baho daw, ang pangit. Pero before ko ipapakita sa inyo yung video po na nagreklamo kaabayan, ipakita ko muna sa inyo yung pag-launching po ng bigas doon po sa ibang lugar, doon po sa San Jose, doon po sa Quezon City, sa Visayas at makaabayan, para makita natin kung talaga bang totoo na mayroon siyang nakita po o may siyang nakuha na bigas o nabili po na bigas na maitim-itim daw at saka mabaho daw makaabayan. Pero before tapunta doon, ipakita ko muna sa inyo yung ibang balita makaabayan. For more details, let's watch this. Maaga pa lamang ay pumila na ang mga Sanhoseño sa tapat ng Kadiwa Center sa Barangay Minuyan proper nitong Biyernes, July 5 upang makapamili ng mga abot kayang bilihin sa Kadiwa ng Pangulo. Hindi lamang mga murang gulay, karne, isda at mga produktong tatak Sanhoseño ang tampok dito. Bumida rin sa Kadiwa ng Pangulo ang 29 pesos per kilo ng bigas program na hatid ni President Ferdinand Marcos Jr. na talagang tinangkilik ng mga mamimili.
Ayon kay Director Junibert Desabun ng Department of Agriculture, ang programang ito ay hango sa ideya ni Pangulong Marcos na gawing 20 pesos per kilo ang bigas. Ito ay bahagi pa rin ito ng pangako ng presidente para sa 20 pesos na bigas. And pag-upo pa lang ni Secretary Francisco Keiko Laurel, nagsimula na kami ng project na para makuha itong 29 pesos na kilo ng bigas. So ito ay talagang project na para sa mga vulnerable sectors. Sinisiguro din naman ng Department of Agriculture na maganda ang kalidad at for food consumption ang mga bigas na ibinebenta sa bawat Kadiwa sites. Ito naman kalidad na pwede pang kainin talaga. Na ito hindi naman ito ibebenta ng NFA, hindi naman ito ilalabas ng NFA kung hindi na sa pwedeng kainin. Pero ganun pa man, wine-welcome natin ang mga feedback. Kung meron silang mga feedback tungkol sa quality ng bigas na bili nila. Pero we assure you that fit for consumption and magandang kalidad pa rin yung mga bigas na binibenta natin at 29 pesos per kilo. Si Diana Rose, alas 7 pa lang ay pumila na upang makabili ng bigas dahil sa murang presyo nito. Kasi kung magtitipid ka talaga, yung sa akin na nagtatrabaho ako, minimum wage talaga yung sahod ko lalo sa Bulacan. Is yung 29, parang kung bibili ako sa commercial na bigas, more than 40 pesos siya, diba? Tapos ito 29 pesos lang. So, tatanggaligi talaga siya. Tapos napakalaking tulong talaga. Madami nang masasayang ilang araw na rin ito. Si Nanay Norma, dinayo ang Kadiwa Center at hindi pinalampas ang bagsak presyo ng bigas. Malaking bagay po kasi ang isang kilo ni 53, 54, 55. So, at makakaminos naman kami ng food. Sa aming mga mahihirap napakalaki po ng naibibigay sa amin ng, kasi mababa lang dito. At kaga namin kahit maglakad kami, okay lang. Kasi mababa, malaking bagay po eh. Para naman kay Tatay Lucibar, laking ginhawa ang hatid ng programang ito dahil lubos siyang nakatipid sa kanyang mga pinamili. Malaking bagay nga po eh, kasi dito medyo mababa sa palengke kaysa kumpara mo sa palengke. Pinakamataas, 55 hanggang 60, ganyan. Dito, 29. Kaya kung meron kang mga 100, 200, makakabili ka na ng pangkonsumo mo sa ilang araw. Hindi lamang mga mamimiling San Josenyo ang lubos na natutulungan ng programa dahil malaking bagay rin para sa mga magsasaka at local merchants ang kadiwa ng Pangulo. Ibinahagi ni Mar na hindi na nila kailangan pang idaan sa middleman ang kanilang mga produkto, mas marami at mas mura na nilang naibebenta ang kanilang mga paninda. Pakalagi nang naitulong sa ay mga magsasaka itong kadiwa na to. Bakit kamo? Kasi yung mga product po namin, bilang isang magsasaka, hindi yung magsasaka, hindi na po namin dinadaan sa middleman. Direkta na po namin nadadala rito po sa Kadiwa. At naibibenta po namin ng mas pura. Yung mga guhay namin dati, nagtatagyan ng kapraso lang kasi ang problema namin yung market. Ngayon, pwede na kayo magtinda ng malaki yan. Kaya nang ubusin yung mga product namin, lalo na yung mga lowland vegetable. Para naman kay Melanie na nagtitinda ng isda, bukod sa malaki ang kanilang kinikita sa Kadiwa, nakakatipid rin sila dahil hindi na nila kailangang magbayad ng pwesto para makapagtinda. Malaking bagay po kasi nakakatinda kami tapos wala pa kami binabayaran, di ba? Ang laking tulong sa amin na maliit na negosyante. Dahil hindi na namin kailangan magbayad ng pwesto. Tapos, lahat libre. San ka pa, diba? Ano pa hanapin mo, nandito na. Diba, pag nakita nila na, ay, ang mura, bibili kami. You know, kahit hindi ka bibili, ay, dito na lang kami bibili, diba? Lumalaki yung beta namin. Magpapatuloy ang kadiwa ng Pangulo sa Kadiwa Center na matatagpuan sa Barangay Minuyan Proper hanggang Linggo, July 7, na magsisimula ng alas 8 ng umaga. Okay, so ipapakita ko rin po sa inyo, makaabayan. Ito rin po ang pag-launch po ng Project 29 po na 29 pesos per kilo na bigas na kadiwa sa Kadiwa Center. Itong area na to, doon po ito sa may Visayas Avenue, makaabayan, sa may Quezon Ave. For more details, let's watch this. Yung iba matitipid, yung mabibili doon, maibili mo na ng ulam. 30 pesos mo matitipid sa isang kilo. Malaking bagay yun. Isa si Mang Eufemio sa Masyagang nakipila sa launching ng Project 29 ng Department of Agriculture kahapon. Ito yung nagbebenta ng ting 29 pesos per kilo na bigas. Sa ngayon, sa mga piling Kadiwa stores sa Metro Manila at Bulacan pa lamang ito ibinebenta at tuwing araw ng Biyernes, Sabado at Linggo pa lamang makakabili. Sabi ng Department of Agriculture, sa susunod na mga buwan ay makararating na rin ito sa mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao.
Sa ngayon, nasa ano tayo, large-scale trial. Natapos tayo, nagsimula tayo, 3 Kadiwa sites. Ngayon, nasa 10 Kadiwa sites na tayo. And the next weeks, months, mas mag-expand pa tayo. Hindi lang rito sa Luzon, pupunta na rin tayo ng Visayas and Mindanao. Pero ang pwede lang makabili ng 29 pesos per kilo na bigas ay ang mga senior citizens, single parents, person with disabilities at beneficiaries ng 4Ps. Kaya sabi ng iba, sana all. Tugon naman ng Agriculture Department, may pinaplano na ang pamahalaan na ibebentang murang bigas para sa lahat. For the general public, meron tayong Rice for All na mas mababa rin ang presyo. At hindi lang ito bigas. Kung makita natin, meron tayong ibang agricultural products kagaya ng karne, gulay, isda, itlog, mga prutas. So yun yung ating mga nabebenta dito. Hindi pa idinetalye ni Assistant Secretary de Mesa kung magkano ito ibebenta sa publiko at kung kailan ito mapasisimulan. Pero ito aniya ay para matulungan ng karamihan na umaaray na sa epekto ng inflation. Ito ay gusto natin again na maging sustained program para tuloy-tuloy na bumaba yung presyo ng bigas, makabawas sa inflation at masigurado rin natin na yung ating general public ay makinabang doon sa mababang presyo, hindi lang ng bigas kundi ng iba pang agricultural commodities. Samantala, tiniyak naman ng Department of Agriculture sa publiko na magandang kalidad ang lahat ng produktong inilalabas ng ahensya sa mga Kadiwa Center. Jedne Resina, UNTV News. Okay, so ang sabi po ng taga-DA Makaabayan, kasi ka, di ba yung interview si Yusik yun, Yusik po ng DA. Ang sabi niya, sinisigurado daw ng taga-DA na maganda ang kalidad po ng mga bigas na ipinabibinta nila dyan sa Kadiwa Store. Ngayon makaabayan ko, meron pong sumabog na ano na video kahapon, may nagreklamo po na isang lola na ang kanyang nabili daw na bigas makaabayan ay mayroong itim-itim at saka ang pangit daw, mabaho daw yung amoy makaabayan. Pero alam nyo po, nilibot-libot ko ito. Nakita ko, 'di ba, ilan ba lahat ang mga nagbalita nito, mga ilang pong lugar makaabayan, siguro more or less mga 9 to 10 na mga sabay-sabay sila lahat po naglaunch makaabayan, kasi nga siyempre mga Kadiwa Store so yan diyan po sa Luzon. Pero meron pong isa lang po ang nagreklamo makaabayan. For more details, let's watch this. Basta po yung nabili yung bigas. Hindi yung pumabaho. Ang kain ako ng hayop eh. Pwedeng kainin pa namin may hirap pero sa mayayaman pagkain ng hayop to. Oh. Ayo. Maitim po ba? Maitim na, may amoy pa. So kapag inugasan namin ito, nadurog na. Different perspectives. Ano kayo? Ginagawang band-aid. Bali lang kilo po yan. 5 kilo, dati 3. Sa ano po yung... Pag sa 3 kilo, kulang ang ano, pagkain ng isang pamilya. Sa nila, with growing child, matapakaw ang mga teenager na palaki, kaya kulang ang 3 sa... Ano, kilo. Pero ngayon, nagbigay sila 5 kilo, may itim na, may amoy pa. So tinanong ko po ang kanyang background makaabayan, tapos hinanap ko po doon sa mga balita-balita kung saan posibilidad po na area na to, kung saan nagreklamo po itong si Lola. Hindi ko talaga makita makaabayan eh, kasi nga diba gintent po yung video, binidyohan po ng vlogger na yon, yung lugar na yon, pero wala akong nakita kasi sa balita na ganun po na set up na Kadiwa Store makaabayan o Kadiwa Center. Hindi ko nakita eh, hindi ko sure kung saan siya na lugar itong si nanay. Pero ang nakadudal kasi dito makaabayan, siya lang pong isa ang nagreklamo. Yes, i-check nyo po kahit maglibot-libot kayo sa mga Facebook. Kasi alam mo natin, ang mga Pilipino, kapag hindi ho natin magustuhan, siyempre ating kinakain, meron talagang ganyan talaga na tao na magreklamo makaabayan, talagang mareklamo po. Pero bakit siya lang pong isa? Kaya kami nagdududa makaabayan, hindi kaya ito DDS, kasi nakita ko doon sa video na to sa baba, kasi nag-viral to makaabayan, ilang thousands na po, mga half 100,000 yata yung views nito in just 1 hour, kasi ipinakalat ito ng mga DDS kasi nakahanap sila ng paninira makaabayan. So doon po sa baba, nagmasidmas ako doon sa mga comment doon sa baba,
Marami nag-isip doon, hindi kaya ito po ay DDS? Kasi nga, kung meron pong nakabili po na mga ganun po na bigas makahabayan na sabi niya, maitim-itim daw, mabaho na daw yung amoy, siyempre maraming magreklamo niyan. Sigurado po. Bakit? Social media world na ho tayo ngayon. Hindi lang po isa, kundi marami. Kung sakaling marami pong nakabili na mabaho po yung bigas at saka meron pong itim-itim makahabayan. What do you think, makahabayan? Diba sa tingin ko talaga dito, pero sinubotahe talaga eh. Sa tingin ko, ito ay DDS. Ito po ay isang ipinadala, ito po ipinadala po, siyempre, ng kabilang kampo at saka bibili-bibili doon ng bigas po dyan sa Kadiwa Center at saka doon magreklamo kahabayan. Or baka lang, sa tingin ko lang po makahabayan, baka dala-dala na po niya itong bigas. Kung saan, kung siya galing, pupunta niya doon sa Kadiwa Center, mayroon po siyang dalang bigas makahabayan. At saka doon siya umupo, at saka napainterview siya ng isang vlogger, eh yun nga, ipinakalit kagab makahabayan para po masiraan ang gobyerno natin. Ulit ko lang po, isa lang po ang nagreklamo makahabayan, okay? So sana no, doon po kung saan mo ito nangyari, saan ba ito siya nagreklamo, dapat meron pong CCTV. Para siya po yung maimbestigan makahabayan, titingnan po natin yung pagpasok niya, meron ba siyang dala or wala. Dapat imbestigahan po. At saka sana kung ito man ay totoo, pero ito po ay rare makahabayan. Kasi nga diba sinabi po ni Yusek na sinisiguro nila na maganda po yung klase, na kalidad po ng bigas na na binibinta nila dyan po sa Kadiwa Center makahabayan. Kasi nga before nila i-lance niyan, before nila ipadala dyan sa Kadiwa Center, sinecheck nila muna yung bigas. Pero kung sakali mang ito ay totoo, no, ang reklamo po ni nanay, dapat ito po ay tugunan po ng taga DA na dapat next time mag-ingat po tayo. Dapat pulido po ang ating pagtrabaho dyan sa DA. Hindi dapat tayo mag-release po ng mga bigas na itong according dito po sa claim po ni nanay na ang pangit daw ng kalidad, mabaho pa at saka maitim-itim. Dapat iwasan po natin yan. Kasi nga ang pangit po ng mga comment ng kabilang kampo. Ang kabilang kampo, naghahanap lang ho sila na pwede nilang magamit ito at saka ipaninira dito kay PBM. Kahit po yung DA ang nag-release niyan, yung NFA po na bigas ang ginamit diyan makahabayan. Siyempre sino po ang presidente dito na kahit yung magreklamo diyan pero ang titirahin nila makahabayan, siyempre si PBM pa rin po. Kasi wala namang ibang target. Wala pong ibang target yung kabilang kampo kundi sisiraan lang po si PBM kasi gusto nilang pababawin po sa pesto itong si PBM. So sana po sa taga DA, ingat-ingat ho tayo. Pero dapat po imbisagahan po itong si nanay. Okay? So for the makahabayan, Meron kasing na vlog, ito pong si Takiro Miyamoto. Takiro, pahiram mo na sa video. Gagamitin ko po ang kanyang video makahabayan kasi nga siya lang kasi ang merong information nito. At saka siya lang po kasi ang kinuntak ng asawa na ipinakulong daw ni Harry Roque makahabayan. Ipinakulong ni Harry Roque kasi nga nagreklamo sila na tungkol dito po sa issue na merong issue noon ito pong si Harry makahabayan. Hanggang ngayon, may issue po itong si Harry dyan po sa Mariveles Bataan na land grabbing case makahabayan. Land grabbing case ito pong si Harry Roque. Allegedly, meron daw. So yung mga farmers doon makahabay, mga farmers doon sa Bataan nagreklamo dito kay Harry Roque, sa pamilya Roque. Kung nabalitaan, 'di ba? Nabalitaan ho natin na nagmamay-ari po itong asawa ni Roque, pamilya Roque makahabayan ng Puguhab. Diyan po sa Mariveles, Bataan. Diba? Ang laki ngang hektar. Ilang hektar ba yan? 421 yata yan. Malaki po makahabayan as in hektar. At saka yung Puguhab po na pagmamayari daw allegedly ng pamilya Roque makahabayan. Saka ito po yung pinamunuan po ng asawa po ni Roque. Nag-generate ho ito ng kita na kahalaga po ng 25 billion pesos in just 5 years makahabayan. Isipin yan, 25 billion pesos in just 5 years, ang kita po ng Puguhab na nandyan po sa Mariveles, Bataan na di umano daw, ito na pinamunuan po ng asawa ni Roque makahabayan. Di ba nabalitan na ho natin yan? I think that is week ago makahabayan.
So ngayon, ito pong balita na to, ipakita ko sa inyo kasi nga meron pong nagsumbong kay Takiro Makahabayan, tsaka at ang message sa kanya, nabigay po ng pictures, nabigay po dito ng mga videos, kanyang ibilin sa Makahabayan na ipinakulong talaga ni Rocky ang kanyang asawa. At tsaka meron pong balita, Makahabayan, na meron daw di umanong pinatigi, pinaligpit daw na isang abogado itong si Rocky Makahabayan. Dahil po dyan sa land grabbing case na issue. So for more details, let's watch this. So ngayon mga kababayan, no, yung nag-message po sa akin, ito yung sinabi niya sa akin, na medyo nagulat din po talaga ako dito. No. So papakita ko sa inyo mamaya kung sino to. Diba? Kasi dapat kasi mga kababayan, hindi ko po ito ipapakita kung sino siya. Yun nga lang mga ka-streetwise, naka-public naman po pala yung Facebook account niya. And then may mga post din po pala siya dito regarding kay Harry Roque. Ah, di ba? So ngayon, ewan ko lang kung pasok sa Data Privacy Act to, no, pero ewan ko lang, titingnan at pag-isipan ko, no. So ngayon, ito pakita ko sa inyo to, no. So, unang message niya sa akin, ito June 24 pa to, ha. So ibig sabihin hindi kasi ako kagad naniwala. Di ba? Pero syempre nag-reply naman tayo, no. So sabi dito, no, "Where can I send video implicating Harry Roque a land grabbing case in Bataan? Thanks." So sabi ko, pwede na siguro dito sa FB, ma'am. Okay. So sabi niya dito, no, "Husband ko po yung nag-interview, pinakulong po siya ni Roque. Nagsampa na po kami ng kaso laban kay Roque, wala pong nangyari. Pinapatay pa niya sila Attorney Anselmo Carlos at Marshall Mendoza." Okay. So ngayon may binabanggit ng patayan. Ayan na. May binabanggit ng patayan dito. So isipin niyo, ha, yung reply yo, July 1. So kasi parang, di ba, parang thanks ko, di ba? So ayan, so actually meron siya pinakita mga video dito na pag-aaralan ko pa, eh. Sige. So sabi dito, si Roque po ang tinuturo ng mga magsasaka, inako po lupa nila sa ginawang pogo ni Roque at asawa niya. Ayan na, galing ito doon sa nagbigay sa atin ng information. Okay. So ngayon mga kababayan, ang ginawa natin, sinerge po natin kung sino itong Anselmo Carlos at yung Marshall Mendoza. Kasi madali lang naman hanapin yan. Kung totoong merong namatay, so madali lang po hanapin yan. So ngayon hanapin natin. So ito, lumabas ito 2020. So meron nga namatay. Diba? So siya pala ay abogado. Okay. Lawyer aide killed in Pampanga ambush, January 28, 2020. Okay. So ngayon, okay. Ewan ko lang, ha, pero ako nagpakita lang ako ng ano, ha, ng ano dito, ng message sa akin. So basahin natin na kung bakit siya pinapatay, no. So sabi dito, "Actually mga kababayan, hanggang ngayon wala pa rin po kasing update sa kaso po na to." So sad to say, wala pa rin pong update. 'Di ba? So sabi dito, no, "Lawyer Anselmo Sato Carlos and his aide were killed in an ambush by still unidentified gunmen in Barangay San Vicente, Santa Rita, Pampanga on Tuesday, January 28, 2020. Diba? Police investigating the motive of the killing." So ibig sabihin natin ito mga kababayan, ang nagpatigok po dito is gun for hire. Diba? So ngayon, ito. So ngayon, binasa natin yung article po na ito noong 2020. So sabi dito, no, okay. Sige, Pahardo pa rin pala yung spokesperson doon, no. So sabi dito, no, "A lawyer in his aid," so nabasa natin niya kanina, no, "Lieutenant Colonel Jean Pahardo, Director of the Pampanga Police Provincial Office, identified the victims as Lawyer Anselmo Sato Carlos of Barangay Kabagan, Florida Blanca, and his aid, Marshall Mendoza." So ito yon yung sinasabi pa ng source natin, of Santa Maria, Bulacan. "Fajardo said, based on investigation, the two on board a Toyota Camry were traversing the provincial road and in the said village when the suspect on board a Honda Wave," so culture rin pala, no, "shot them using a 45 caliber pistol." O, diba? So sabi dito, no, "Carlos attended morning hearing at the Hall of Justice of Cagua before the ambush took place around 9 a.m. So umaga. Okay. So police as of this posting have yet to determine the motive of the killing, di ba? So recall, so mayroon pala CCTV. Recorded CCTV footage showed the faces of the suspect. Yun naman pala, may suspect naman pala, no?
Bakit hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli? O, di ba? So, sabi pa sa baba, ito yung malupit. Carlos ran for mayor of Florida town several times but lost. He was a known lawyer on land dispute cases. Yon. So ngayon mga kababayan, ito palang namatay na abogado. Di ba? Abogado pala siya ng lupa. Okay. So ngayon, kung i-connect po natin ito, dito po sa sinabi po ng nag-message sa atin, di ba? So, mga magsasaka din pala nagsabi. So, ibig sabihin nun mga kababayan, itong 421 na sinasabing allegedly na pagmamayari po na pogo ni Harry Roque, yan posible ha? Kasi kung i-connect the dots natin, no? Posible po pala na ito po ay pagmamayari po ng magsasaka. At ito po ay na-land grab. At nung na-land grab po ito, ang naging abogado, itong si Carlos, itong si Attorney Anselmo Carlos. Di ba? So, di ba? So ayan, di ba? Ayan ang lumalabas eh. And then afterwards mga kababayan, syempre ninakaw na yung lupa, na land grab na yung lupa, ginawang pogo. And then na-connect naman kay Harry Roque noong 2020. Ito ha, ulitin ko lang mga kababayan na ako hindi ko kinukonfirm na totoo to. Pero sinasabi natin dito, may nag-message po sa akin regarding po dito. At nagulat lang po talaga ako bakit sa akin nag-message. Kasi hindi ko naman kasi kinontent yung Pogo at si Harry Roque sa Bataan. Ang nag-content talaga niyan si Chris Ulo. Ang nakita ko talaga ng content niyan. O, di ba? So ngayon mga kababayan, continue lang natin yung sinabi sa akin, no. So sabi dito, si Roque po ang tinuturo ng mga magsasaka. So syempre pag ganyan mga kababayan, kailangan pong patunayan yan sa korte, di ba? Inago po lupa nila at ginawang Pogo ni Roque at asawa niya. So yun. So, i-connect natin ito sa balita noong 2020. So, ito yun. O, di ba? Ito. O, di ba? So, sipin nyo, di ba? Nakakatakot tong content na to. Baka mapersilapid tayo nito. So, ito, continue natin. No? Sabi pa sa akin. Ito. So, may nagpakita siya sa akin ng video. Saka ako na siguro piplay yan. No? Kasi gusto kong kausapin yung tao eh. Hiningi ko po yung contact number ng tao. I think kahapon ata or isang araw pa, no. So sabi dito sa akin, no, meron siyang mga pinasang video sa akin, no. 5 videos po 'yan. Dated 2020 and 2022. Iba-ibang grupo na magsasaka, si Roque ang tinuturo nila. Kaso biglang nawala 4 sa kanila. Kaya natakot na sila. Ang asawa ko naman muntik nang naman ay 3 times nang muntik ma-ambush, mabuti nakakatakbo siya. Sana lumabas lang po ang kasakiman at kasamaan ni Roque. Ayan ha. So ngayon mga kababayan, nung 2021 pala, may mga farmer po palang may ingay at tinuturo pala si Harry Roque. Yun nga lang, biglang tumahimik kasi nga naman, yung 4 po nawawala. So malay ba natin? Baka mamaya, sinilid sa drum yon, tapos nilagyan ng semento, pinaagos po sa Ilog Pasig, malay natin na gano'n. So wala na. Ah, diba? Okay. So sabi pa dito, na-continue pa natin ha. Oh. Yung iba po, kinuha ng mga pulis na inutusan ni Roque arestuhin ang asawa ko. So ito po yung video. So yung ko nang pakita yan. Saka natin pakita to, no, siguro. Kasi kailangan ko talagang i-verify muna to. Pero at least, ang intention na lang naman ng content na to is may nag-PM sa akin. Ayun lang. May nag-PM sa akin na nagko-connect nga po kay Harry Roque sa land grabbing, sa pogo, at saka sa tigukan. 'Di ba? So, dapat ma-check ang Ilog Pasig, baka madami diyan. O nga no. So, sabi dito, nakalagay sa 3 cellphones na asawa ko mga evidence pati yung loob ng 421 hectares na inagaw na lupa ni Roque na tinatayuan na ng pogo. Madaming Chinese military sa loob, nagbabantay. Ang nakapag-uwi pa ang asawa ko ng mga sigarilyo at food packs na Chinese military issued. Di ba ni-report niya kay General Victor Corpus noong 2021, kaso hindi daw pinansin ng ISAP at NIC. Siyempre, panahon ni Digong to, alam mapansinin yan. Ano na naman yun eh. Oh. So, continue pa natin. So, sabi pa dito. Okay. So, ito.
baka meron pong ma-interview. Kasi gusto ko po talagang ano eh, meron ma-interview kahit off-cam. Ayun talaga gusto ko. Kahit off-cam, okay lang. At least meron tayong boses na nakikita. Di ba? Maka, or tatawagan ko. Yun nga lang, sagot naman sa akin. Mister ko po nakakulong. Pwede nyo pong dalawin sa Camp Bikutan. So, ano ba? Ano ba? Dalawin ba natin sa Camp Bikutan? Alam ko yung pangalan ng mister. Sinabi sa akin, di ba? Mister ko po nakakulong. Pwede nyo pong dalawin sa Camp Bikutan. Alam niya po lahat ng baho ni Rocky at Inday. So, kasama na si Inday. So, ngayon, meron siya picture na pinakita sa akin. Tatakpan ko lang yung ano, ha? Tinakpan ko lang yan. Actually, picture ito nung lalaki at kasama si Sara Duterte. Tinakpan ko lang ng picture ni Inday yan. Kasi ano eh, syempre medyo yari tayo sa data privacy nito kapag nilabas ko ito ng walang consent. Di ba? Okay. So siguro sana naintindihan nyo naman, no? Hindi naman po kasi tayo katulad ni Toto Kausing na banat ng banat ng alanganin. Tayo naman po kasi syempre pinoprotektahan din po natin yung source natin. Di ba? Siguro sana naintindihan nyo naman po mga kababayan. So siguro ang gagawin natin dito, uwi ako Maynila, maghanap tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin mga vloggers para po ma-interview yung tao po na nakakulong po sa Camp Bikutan. Di ba? So pinakulong pa talaga, no? So sabi dito, yan po katabi ni Inday ang mister ko. Yan po ang binigay ni Inday na flag. So nagbigay pa ng flag. So ito yung pangalan ng mister niya, no? Pero hindi ko nasasabihin kung sino. So sabi dito, yan po si Roque, gigil na gigil sa asawa ko na si, ginanong ko yung pangalan, di ba? Inurong po kasi ng fiscal ang kaso laban sa asawa ko. Pero binuhay ni Roque, nagpatulong sa classmate niya na si Rimulya. Sinong Rimulya? Si John Vic ba? para makulong ang asawa ko. Pogo din yan si Rimulya, kawawa asawa ko. Di ba? Nisiraan daw. So ngayon pala mga kababayan, yung asawa pala nito, may kaso. May kasong libel. Kasi ayan ang lumalabas eh. Ayan ang lumalabas dito eh. Di ba? So, sinisiraan daw niya asawa ko, hindi naman niya masabi ano kasi ang paninira, di ba? So, 2020 po, na-discover ng asawa ko, land grabbing ni Roque at asawa niya sa Bataan. Binebenta sa mga Chinese para gawing pogo at yacht club. Pero Chinese Navy po, nakabili ng 421 hectares na land grab nila. Nakita ng asawa ko mga Chinese military sa loob ng property ni Roque. So, ang malupit dito mga kababayan, actually ano to ha, kung totoo ito, ibig sabihin pala nun, yung nakabili pala ng lupa sa Pogo is Chinese na military. Di ba? O, tama, magsama kayo ni, si Mike, si Mami Peng, baka makatulong, sila Itera, di ba? Tingnan natin kung ano, di ba? So ngayon mga kababayan, so actually kasi mga Street Ways na, wala naman talaga akong planong ilabas to. Kasi gusto ko muna i-verify. Yun nga lang kasi mga kababayan, nung tinginan ko po kasi yung Facebook account po ng tao na to, dapat papakita ko ngayon eh, pero nagbago na isip ko. Kasi nung nakita ko po yung Facebook account po ng tao na to, hayagan po na kinukundi na niya si Harry Roque. So, ibig sabihin nun, naka-public. So, okay lang yun, naka-public yung post niya. Yun nga lang po kasi, yung message niya sa akin, hindi po naka-public. Naka-private po yun. So, actually, nag-PM ako sa kanya kung pwede bang ilabas yung conversation namin, wala pa po siyang reply. Oh, diba? So, ayan, no, medyo, teka lang, baka sumabit tayo kasi nandito yung ano eh, nandito yung Facebook account eh. Baka sumabit tayo. Okay, nandito nga. Pero hindi ko na ipapakita siguro. At nandito rin yung picture ng asawa niya sa Facebook account. Oo. Ayan. Oo, nandito nga. Kasi sabi dito, no? Ito, pinangalanan niya talaga. Oo. So, siguro, ano to? Tawag nito? Ano to? A development story sa lang po ito, no? So, syempre, tututukan po natin ito. At hingi din po tayo ng tulong po. Ako sabi ko po yung mga vloggers na kaibigan po natin mamaya regarding po dito sa nag-PM po sa akin.
Okay, so napansin natin po si Takiro, mga kabay, no? Tarang ingat-ingat siya dito sa issue na yan, eh. Medyo sensitive kasi, mga kabayan. Pero kung totoo man, no, di umano, ito pong nasangkot yung pangalan ni Rocky dito po sa merdang tinigi, niligpit po na isang abogado, mga kabayan. At saka na sangkot ang name po ni Rocky. Ang may delikado pala si Rocky, kapag harang-harang ka sa kanyang daan, mga kabayan, ipapagurgur ka. Delikado pala si Rocky, no? Pabiki-biki lang yan, pero delikado daw. Kung ano ang kalang poon, ganun po ang kalang alipores, mga kabayan. Okay, so before na mag-jump po sa ating next topic, i-set up muna natin. Nandyan po si Rolando Sulet, Will Merle Acobera, Rose B. Nandyan po si Linda Lim from the city of Ilagan, Isabela. Hi to Jose Mangaliag, Nemi Hasigawa, Mudra Kels. Nandyan po si Eleuterio Pajarillo, Katita. Nandyan po si Victoria Legion, Spernito Armando, Divina Domingo. Nandyan po si Blessy Fernandez, Noni Betty, Euphemia. Nandyan po si Adoracion Basalandicho, Beth Modisto. Kasama rin po natin si Judy Velasco, si Macon, Alicia Lee, Junits Jax, Bibi Garcia, Helen Martinez, and hi to Victor Rubin. Okay, so mga kababayan ko, pag-usapan natin ito pong siyempre yung napakainit ngayon na palitan po ng mga salita ni Toto Causing versus Senator Lito Labil, mga kababayan. Kasi nga talagang sobrang uminit yan ngayon, hanggang siguro ito pong si Lito Labil, mga kababayan, medyo nainis ang siguro, sobrang stress dito po sa mga ibinibato po na mga akusasyon po ni Toto Causing, mga kababayan, dito po kay Lito Labil, na stress, na high blood, hanggang nabitawan niya yung salita po na parang isang bala lang, isang bala ka lang, mga kababayan. Di ba ang pangit niyan? Kasi nga kapag meron po magsasabi sa inyo na ganyan, alam mo natin kung ano po yung nasa isip ng mga kababayan. Malamang sa malamang, ang ibig niya sabihin, implications niyan, baka ipapaligpit, alam niyo na, mga kababayan, parang ang pangit eh, ipapatay ba? Di ba? Kapag makarinig po tayo ng ganyan, isang bala ka lang. Parang ganun, isang bala lang. So ang pangit talaga po 'yan pakinggan. So ito pong si Toto Causing, narinig niyo kasi yung interview ni Lito Lapid doon po kay Raymond Macabay, isa pong journalist, na kung saan hindi po 'yung nagustuhan po ni Toto Causing. So may plano siyang magkakaso, Macabayan. Pating rin po ang NBI na nabigay po ng information doon po kay Senator Lito Lapid, Macabayan. Plano rin pong kakasuhan ni Toto Causing. For more details, let's watch this. Abay eh, syempre, nung unang medyo na banggit yung pangalan mo sa issue ng Pogo Hub sa Purac, Pampanga, eh agad kitang hinilap kay Flor. Nagpaset na makausap at manggaling mismo, from the horse's mouth, yung paliwanag. So, kumusta po kayo dahil matapos ang inyong pagdalo sa public hearing kaugnay sa Pogo Hub sa inyong bayan sa Purac, Pampanga, Senator Lapid, sir. Kung yung kinatatayuan ng Pogo na 10 hectares na akin ang lupa, ay sabihin ko, sagutin mo. Mm. At kung ako'y protector, ay sagutin mo rin. Ang tanong ko sa kanya, ako ba ang may-ari ng lupa ng Pogo na kinatatayuan ng 46 na building o 42 na building dyan sa Porac, Pampanga? Sinagot naman po, wala po daw po akong alam. Sila po nagpapatunay na wala akong alam at hindi po akin yung lupang kinatatayuan ng Pogo. Itong vloggers na ito, hindi ko alam kung saan niya kinukuha at hindi ko po kilala. So itong vlogger na ito, wala kayong personal na pagkakakilala sa bawat isa? Kumbaga parang estranghero itong vlogger na ito. Lalaki ba to, babae? Hindi ko po alam. Alam ko, lalaki. Pero hindi ko siya kilala. Hindi pa ko nakita. Hindi ko po alam kung anong personal yung kagalit sa akin eh. Sabi ko nga sa kanya, di bali magalit ka sa akin, huwag ka lang maingit eh. Mm. Para bang gusto niya pata lumabon na senador eh. Ba't naman ako sa dami-dami namin senador, pati sinisingle out niya ako. Ako lang tinitira niya. Ang dami naman na may mga senador naman dyan na meron din Pogo probinsya nila. Mm. Hindi naman nila nabanggit. Alam mo po yun siguro, ayoko na lang banggitin. Kung sino yan. Gusto ko manggaling na rin sa inyo, Senator Lito Lapid. Sa tingin nyo, merong nasa likod ng vlogger na ito para, alam mo, nasiraan, lalo nalalapit na yung halalan sa 2025, Senator Lapid? Oo nga po, ayoko pong magkaroon ng malisya na merong nasa likod ng vlogger na ito na politiko. Na kapwa ako senador o local man o ano man yan. Wala naman po yun eh. Sabi ko nga, ba't sinisingle out niya ako sa dami-daming senador? Sana wala pong malisya sana yon.
sana walang walang senador na sa likod dito, wala, pinatitira nila ako. Eh, pero wala namang parang nagpahiwatig, nagparamdam yung vlogger na parang gusto lang niya manghingi ng pang whiskey o pang brandy sa'yo. Meron akong bata na isa na isang parang gusto niya makipag-usap at parang kailangan daw may bayad. Minsan sabi niya dapat sa Zoom na lang kami mag-usap. Eh, sabi ko hirap naman sana. Mahirap man maghirap man na magmura pero napakatarantado naman yun. Kaya sa gagawin ko yun. Ano ako? Oh. Tanga. Kore. Parang na-imagine kita, Supremo, parang gusto mong tirahin ng isang bala at dalawang mata yung tatamaan eh. Hindi na. Sa isang bala lang, kahit hindi ko atin yan, tatamaan yan eh. Yun lang pala, kung hindi politically motivated, baka financially, monetary motivated, kung may nga ganon, mga paramdam, pahiwatig sa inyo, Senator Lapid, sir. At para mabuhay na matagal, kailangan natin na isisiwalat kung bakit. Kung bakit merong isang tinatawag na banta sa ating buhay. So, siyempre, ang una kong hinihingi, patuloy niyo pagdadasal para sa akin at para na rin ito sa inyo, para sa buong Pilipinas at buong Pilipino. Lahat ng mga Pilipino rather. So, ngayon, ang ating pong pag-usapan sa ngayon ay si Lito Lapid, Senator Lito Lapid. So ngayon, lumabas sa kanyang interview kahapon doon sa isang nagngangalang si Raymond Denisa na siya raw, ang sabi niya, ako raw ay isang bala ka lang. Matindi. Hindi naman ako natakot pero grave threat po yan. Sa batas po ng Pilipinas, ang tinatawag na grave threat, hindi na po kailangan usisain kung ang tinakot ay natakot. Ang importante, naggumawa ka ng salita na mahina ang ating internet, no? Pero pagpasensya niyo ako, ay pagpatuloy lamang natin. Ang ating pinaka-problema ay bakit naman kailangan pa manakot? Akala ko ba kinasuhan na ako ni Mr. Lito Lapid sa NBI? Sabi niya, kinasuhan niya ako sa Anti-Fraud Division ng National Bureau of Investigation at kanya pang pinausisa na ako raw ay may kaso na siyam na libel. At sa siyam na libel, may anim pa raw ako na warrant of arrest. Okay? So sinabi ko na yan nung araw pa, ilang araw na, isang linggo na ang nakalipas, na kasinungalingan yan, hindi totoo yan, na meron akong siyam na libel case. Yang tinutukoy niya mga lumang libel case na yun, tapos na yun. So hindi mo pwede sabihin na meron, ha? Mr. Lito Lapid. Ibig sabihin, alam mo na po na hindi totoo. Tapos sinabi mo na may siyam pa ako na live na warrant of arrest. Sinabi ko na yan nung pagkatapos mo na magpakita sa Senate hearing na hindi totoo. Sigurado ako na alam mo yan, na narinig mo yan, na sinabi sa iyo. Ibig sabihin, alam mo na po sa oras na yon o araw na yon, pagkatapos na yon, na hindi totoo yung siyam na libel case. At hindi rin totoo yung warrant of arrest. So ngayon, sa makatwid, ang total ko na kaso ay 14 Lito Lapid. Pero hindi yan kasama sa sinasabi mong siyam na kaso na tapos na. So hindi mo na pwede igurgur yan sa akin. At saka yung anim na warrant of arrest. Ngayon, siniwalat ko na nagkasala ka pa o linabag mo pa, Mr. Lito Lapid, ang Data Privacy Act. Ang aking Privacy Act ay dapat ikukulong ka rin sa aking Data Privacy Act na karapatan. Kasi lahat ng sensitibo na informasyon patungkol sa tao, kasama na ang warrant of arrest na hitapos na, kasama yung libel case na tapos na, ay hindi dapat ibinibigay ng NBI. Dahil binigay ng NBI, ang tao sa NBI na nagbigay niyan ay kakasuhan ko rin at ipapakulong ko. At dahil pinit ni Lito Lapid,
kasama siya, kakotsaba siya sa paglabag ng sa aking Data Privacy Act na right, na karapatan. At kakasuhan din kita tungkol sa paglabag mo sa aking Data Privacy Act. Okay, okay, so any comments, suggestion, or reactions sa ating mga topics ng araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin nyo yan mamaya ni Sir Ivan. Okay, so i-greet po natin kasama natin ng araw si Shemezu LV, nandiyan po si Neste Marlac sa Maniklang, Jess Tubto from Calamba, Laguna. Kasama rin po natin si Evangeline Atienza. Hi daw sa kanya pamilya. Hi sa pamilya de Los Santos na nandyan sa Milan, Italy. I-shout out natin si Camille Rabor Dongo of Metrogate, Dasmariñas, Cavite from Dodolfo, Randara Rabor of Tansa, Cavite. Nandiyan rin po si Evelyn Garcia, Jolie Dulay from Malaysia, Joy Villamera, Jillian Cason, and hi to Ashen from Cyprus. Okay, so yan po ang ating manakab ng balitang araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, muli lumalapit ako sa iyo upang ipagdasal ang aking minamahal na pamilya. Hinihiling ko na dinggin mo ang aking pagsusumamo at protektahan ang aking pamilya mula sa anumang pinsala o sakuna. Naway bigyan mo po sila ng karunungan at pag-unawa upang makagawa ng mga tamang desisyon at pagpili sa lahat ng bagay. Naway alisin mo ang anumang pagkakabahabahagi at salungatan sa amin at punuin ang aming tahanan ng pagkakaisa at pagkakasundo. Naway ipalaganap mo ang kapayapaan at kagalakan sa aming tahanan. At naway ang iyong pag-ibig ay tumagos sa bawat sulok ng aming sambahayan. Papuri sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Jesu Kristo, Amen. So maraming maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.